What's up, guys? Once again, you are watching Papi Jolo. So, if guys, pasensya na nung nakaraang video ko. If medyo naging putol-putol siya. Pero I hope I made it clear kung paano bumili from Binance to MetaMask to Ronin Wallet. And I hope natutunan nyo rin and you learned from my mistake dun sa nangyari nga na you should not use it directly yung MetaMask papunta sa Ronin. So, you must always use Ronin Bridge na makikita natin sa marketplace.axieinfinity.com. So, merong option doon. May kita nyo yung bridge. Click nyo lang yun. And always use this option. If not naman, you can also import your Ronin wallet sa MetaMask nyo. If ever mangyari sa inyong mistake na yun, huwag kayong kabahan dahil hindi nawala yung pera nyo. Napunta lang siya sa ibang wallet na kayo din naman ang may-ari. Kailangan mo lang mahanap. Kumbaga, yung wallet mo, nakalimutan mo saan mo nilagay, kailangan mo lang hanapin. So, yun guys, going back to the purpose of this video, guys. And also, naging mistake ko rin pala dun sa last video ko na instead of display capture, so, itong display capture kasi it captures anything na nandito sa screen ng laptop ko. Ang nagawa ko is yung window capture. So, I had to scrap some parts of the video, especially yung medyo bandang gitnang part after nung installing ng Ronin Wallet sa Chrome extension. Kasi nga, window capture, hindi niya na-capture yung tawag dito, yung pop-ups ng Ronin Wallet and ng MetaMask Wallet, which is very important para matutunan nyo nga kung paano gamitin yung Ronin Wallet and MetaMask properly. And nang nakikita nyo lahat, step by step, wala tayong iiwan dun. So, ayun guys, ngayon itutuloy na natin yung ating pagbili ng Axie Egg. And then, ayun nga, actually, kinulang na yung pera ko, so I had to deposit again. I had to borrow again and deposit. So, nasa inyo guys, if you want to take the risk, you want to borrow, and meron kayong plan para mabayaran to as soon as possible, and meron kayong pinagkakatiwalang tao, I mean, merong tao na titiwala sa inyo na alam nyo, hindi nyo naman siya iskamin, and babayaran siya, and meron kayong mapakitang concrete plan sa kanila for you to pay. For example, meron ka namang stable na income or meron ka namang napagkukunan ng pera ng maayos na mababayaran mo siya ng maayos. So, why not try it, guys? So, yun yung ginawa kong option para sa akin since, ayun nga, that's why I'm here sa ibang bansa is I'm taking one more risk na hopefully it pays off. And ayun guys, going back to the video, ayun is bibili tayo ng Axie Egg. So, mapakita ko sa inyo kung paano bibili. Actually, meron na akong nakita. Ito Axie, si Axie 2158282. Kung makikita nyo dito, nakikita ko siya na yung health niya is 55, yung kanyang speed is 35, medyo mabagal, at yung kanyang moral is 43, and yung kanyang purity is 70. Ganon din dito, 57, 31, 45, and then 74. So, makikita nyo dito, mataas yung purity niya. And paano ko siya nakita, guys? Download nyo yung Flix Axie extension sa Google Chrome Web Store. Search doon, Flix Axie extension. So, importante yun, makikita nyo dito yung stats ng kanyang parents. And then, makikita nyo rin yung genes niya. So, ito yung mga possible na makuhang genes nung itong egg na to. And then, ayun guys. So, ito, maganda yung kanyang genes ng kanyang parents. So, yung dominant trait niya is 4 out of 6 is plant. And then, yung recessive, 6 out of 6 plant. And then, recessive 2 niya is mostly iba-iba. Pero, since, ayun nga, dominant trait and yung R1 niya is sobrang lakas ng percentage na magiging 4 out of 6 or even 6 out of 6 yung parts na makuha natin dito. While dito naman sa kanyang other parent, makikita nyo, tatlo lang ang problema natin dito sa kanyang dominant trait. Merong dalawang bug na nahalo. And then sa R2, at isang beast part na nahalo. So, malaki pa rin yung chance na mag 4 out of 6, 5 out of 6, or 6 out of 6 na parts is makuha natin is pure na plant. So, ayun guys, bibili natin siya. It costs around $0.2372 or $473.97. So, kayo nang bahala rin mag-compute kung pagkano siya sa dirhams or sa pesos or kung nasaan man kayong bahagi ng mundo. Kaya naman, yan ang purpose ni Google para, alam nyo yun na let's use our resources din. Type na natin Google Converter, US dollars to pesos, US dollars to dirhams, dirhams to pesos, or even Ethereum to dirhams, or etc. etc. So, ayun guys. Actually, meron tayong 0.3598 na wrapped Ethereum. So, ayun nga. Kagaya na sinabi ko kanina, nagdagdag tayo para makabili din tayo since ang bilis tumaas ng presyo ng Axie ngayon. So, I needed really na mag-add ng invest ng capital para, ayun nga, makabili tayo ng tatlong Axie natin. So, this will be the second Axie that we are buying. So, first na bilhin natin actually. So, ipapakita ko sa inyo. So, kagabi rin pala, tinatry kong bumili pero ang dami kong failed transaction. See, ito yung mga murang egg nung time na yun na kaya din ng budget ko, which is at that time 0.2031, so hindi pa nag-update dito. Pero ito yung last na laman ng aking Ronin wallet. So
ang dami kong tinry na transaction pero hindi ko siya nabili kasi sobrang naunahan ako sa pag-pindot. Or even kahit na-pindot ko na siya, alam mo, nabibili pa rin ng iba tapos makikita mo na lang sold like seconds, a few seconds ago, a few minutes ago. So, ganun siya kahirap kagabi. Ayun nga, guys, pakita ko sa inyo yung pili natin na una. So, ayun guys, ito kay Axie na nabili ko. Ayan, nakita nyo, 77% security and then 75. And then, ayan, bili ko siya for 0.18 Ethereum. So, buka pa siya ng time na to, by the time na nabili ko to. Compared sa prices ng eggs ngayon, which is around 0.21, 22, 0.23. Mga ganong prices, mabibili mong pinakamura. So, I was lucky enough na nakabili ako ng ganito kataas na caliber ng egg for such a steel price at that time. So, maghahat siya bukas. Ng July 15, 2021, as recorded, bukas siya, 7:13 PM, and then, ayun, we've renamed it, Papi Ito, because I'm Papi Jolo, and this one is the first egg na nabili natin, first ever sa Axie na nabili natin, so, but this is the good news, but the bad news is, guys, yung bibili natin na Axie is nabenta na siya, so, ito, nabenta na rin, so, naghahanap ulit tayo ng bago, and so, ayun, wala tayong magagawa, guys, gusto natin gumawa ng content, para makita nyo rin, especially doon sa mga ito-plan na bumili ng Axie, kung paano yung mga gagawin, for example, from scratch na bibili ka ng Ethereum, and then, ito nga, bibili ka ng first Axie mo, or if you wanna go by my route na mag-start din from egg. So, para din makita nyo. So, wala tayong choice, guys. Hanap. So, ayun guys, finally, nakahanap na tayo ng pamalit na Axie. Medyo mas mahal siya, 0.24. One, and no choice tayo. So, ayun, ngayon, actually, ayoko na siyang pag-isipan. Ayoko na rin magsabi ng kung ano-ano. So, pili na natin siya. So, mataas ang kanyang purity. 75 and 77. Let's click buy now. Let's learn from our mistakes. And, ayan. Buy Axie. Click nyo yung confirm. Try ulit natin. Okay, so purchase natin siya, click confirm, and then voila, hopefully pumasok siya, pumasok ka, pumasok ka, what is wrong? Ah, please deposit 4 pounds to Ronnie. So, yeah, nabili na natin siya. I believe so. Medyo nagkakaroon pa rin ng problem si Axie. But still, tignan natin to confirm kasi dito, nabawasan na siya. Asan na yun? Ang daming tab. So, 0.118 na lang ang top Ethereum ko. So, it means I made the transaction. So, yeah, nabili natin siya with 75% purity and 77% purity dito. So, waiting na lang tayo na i... Oh, maganda to. July 20, 2021, 12 AM, exactly 12 AM, guys. Ma-morph natin siya into an adult. So that's 5 days from now. So today is Thursday, July 15. By Tuesday at around 12 AM. So technically, magagawa ko yun ng, let's say, Tuesday lang. I don't know if Tuesday or Wednesday. Basta yun, papakita ko sa inyo kung paano siya i-morph. Actually, mauuna si Papi Uno natin na egg. Na ipapakita ko sa inyong pan i-morph. And hopefully, maganda yung makuha nating jeans. Para din syempre, maganda yung mga magawa natin. Axie in the future. So you can rename this if you want. So let's rename this one. Papi Dos. Meron na tayong dalawang Axie kaya. So we're now 2 out of 3 sa ating goal na 3 Axies. We need to add funds again. Actually, kompleto na sana yung funds. Nagkaroon lang ng problem sa transaction. But we'll be adding like 0.12 wrapped Ethereum later. Or sometime soon. So, ayun, para makompleto natin yung Axie natin at tatlo. So, yun guys, hopefully, may natutunan kayo kung paano bubili ng egg. Daan na lang natin mabilis. Pros and cons ng pagbili ng egg for me is number one, mas mura siya compared sa mga matataas na purity na egg. I mean, matataas na purity na Axies and zero breed. So, this one, mga nasa around 0.7, 0.6 wrapped Ethereum na siya. So, that's around like, actually, pwede natin siyang i-check. So, tingnan natin plant. And then, zero breed count. And then, purity. Pureness is like, actually, meron namang lumalabas na matataas na pureness dito eh. Tignan nyo, ang bababa ng, ano, pero lowest price na yan, ha? 29. Pero pa ako nakita ang zero kanina. Ito, zero purity, pero $651. Wait, what is this? So, ayun guys, kung, ayun, let's say, pureness 5 out of 6.
Ayun guys, medyo mataas na yung presyo niya. So nakamura tayo. So nabili lang natin siya for 0.18 Ethereum and 0.24. So that's like 0.18 plus 0.24. Medyo gabi na guys. So nakalculate ko na siya. Sablay na yung aking mental math. And then 0.18 plus 0.24. So like 0.42. So halos unti na lang makakabili na ako ng dalawa out of this one. Sobrang laki ng natipid natin. 0.42 na yung nagigastos natin. Kung bilhin natin itong pakatot na around 0.32. So isa pa lang ang nabibili natin and malapit na maubos yung pera natin. And then, ay guys, yun yung isang advantage or pros ng pagbili ng egg. Is yun nga, mas mura siya. And number 2, yung breed count is 0. And then, swertihin ka makakuha ng mataas na pureness is factor din siya. But it all points to point number 1 na mas mura siya. And then, cons lang niya is hindi mo makipili yung kanyang cards or yung parts na pwede mo makuha. So, calculated risk din with a bit of stroke of luck din. Na, ayun nga, na kaya nga tayo merong mga websites such as this one, Axie Zone, which is dito ko nakikita yung kanyang mga possible na pwede niyang makuha na body parts. And then, search nyo lang kung ano yung converted na card. So, pag napisa na natin yung itlog or pag na-morph na natin into adults, we will go deeper into this one. Especially ito, yung mga parts na, ayan, yung mga percentages, we will go deeper with that. Pero, for now, guys, ayun na yung nakikita kong cons na, ayun nga, na hindi mo ipili yung parts. And also, tsambahan din na hindi ka sure kung ano yung pwedeng luwabas. Pwedeng maganda siya, pwedeng, say, pwede na, or pwedeng pangit talaga yung makuha mo. So, ayun, yun yung risk na kailangan natin i-take sa pagbili ng egg. Pero risk na willing tayong i-take kasi nga meron tayong tools na ginagamit. So it's ano lang naman yan eh guys, if may pros and cons, parang gumagawa ng SWOT analysis, di ba? So if may pros and may cons, try as much to maximize yung pros while looking for answers how to minimize the cons. So yun yung mindset ko pagdating sa ganito. That's why I'm willing to take risk kasi nga meron din tayong plans in the future na hindi lang tayo mag-farm ng SLP, plano din natin mag-breed to be able to help my family din. Let's say for example yung kapatid ko, yung pinsan ko, and in the future din yung ibang kapatid ko. So yun naman yung pinunta ko dito actually sa ibang bansa, is to help my family. So by taking this risk, I'm one step closer to that. So ayun guys, hopefully marami kayo na-pick up dito sa akin, especially kagaya ko, ikaw, na gusto mo rin mag-start ng Axie Infinity and you're looking for suggestion. By the way, this one is just a suggestion guys. So this is not the proper way or the only way to do it. There are a lot of ways to do this one. This is on my perspective lang din na with my mindset or with my goals din. So if same tayo ng goals din, wala namang masama, i-try natin. So, diba? But be prepared din kasi this one is a risk. Kailangan din medyo i-calculate natin yung risk mo for us to be able to maximize yung pros ng decision natin and to minimize the cons din. Maraming salamat sa panonood. I'll see you on the next video. And once again, this has been Papi Jolo. Peace out. Let's go.